Nagkasubukan ang UST Tigers laban sa team ng COGAS Pegasus o Korea Gas Pegasus Pro Basketball Club ng KPL at SG Bilangilingaren, ang isa sa solid na player ng COGAS Pegasus. Maganda ang kanyang laro o performance sa team na ito last season. Alam naman natin na isa si SG Bilangil sa gilas players natin na nagbigay ng isang magandang play noon laban sa team ng Korea na ipasok niya ang kanyang tira at nakuha ng gilas ng panalo. Kasama niya noon sina Kay Soto, RJ Abarrientos, Ange Guame, Carl Tamayo, Dwight Ramos at iba pang gilas players at nagawa nga ng mga batang players na ito napataubin ang team ng South Korea na merong Ricardo Ratliff noon. Arangkada kaagad ang opensa ng COGAS Pegasus, 3 points ni Bilangel mula sa corner 3, pumasok kaagad, may konting espasyo, kita ang ring at maganda nga rin ang bitaw ni SJ Bilangel dito. Dito naman atake sa loob ng paint, diretso si Bilangel malapit sa ring. Tapos na reverse pa nga ang kanyang tira, pasok na naman ang kanyang layup. Maagang nakalayo ang COGAS Pegasus sa score laban sa team ng UST. Maging ang kakamping nga rin ni SJ ay maganda ang kanilang shooting sa 3 point area, pumapasok ang nilang mga tira kaya naman maganda ang naging resulta ng laro para sa team ng COGAS Pegasus. 87-62 ang final score ng laro, panalo sina SG Bilangel sa game na ito laban sa team ng UST. Balik Pilipinas naman si Carl Tamayo kasama ngayon ang kanyang bagong team na LG Cykers at dito naman sila iikot sa Pilipinas para sa kanilang practice games. Maganda kung De La Salle ang kanilang makakalaban dahil alam naman natin na maganda-ganda ang nilalaro ng De La Salle at nagagawa pa nga nilang manalo laban sa pro basketball teams ng Pilipinas. College teams ang nabanggit ni Carl Tamayo na kanilang makakalaban dito sa Pilipinas at hindi nga rin malayo na baka isa ang Green Archers sa mga college teams na makakalaban ng LG Cykers sa kanilang practice games. Magka-team sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao sa kasalukuyang Gilas team at nasabi na rin ng karamihan na handa na nga si Kevin Kiambao para maging isang pro basketball player dahil na rin sa pang-pro na nga ang laruan nito. Ang gustong-gusto nga rin natin kay Carl Tamayo ay hindi nga ito masyadong mataas. Palaging game na game sa mga kababayan natin na gustong bumati at magpa-feature nga sa kanya. Iba nga rin ang laro ni Carl Tamayo kapag naginito at yung tamang timing at oportunidad lang ang kailangan ni Carl Tamayo para maipakita niya ang kanyang best game. Hindi naman magpapahuli itong si Dalph Panopio, isa ring player ng Gilas noon kasama ni Nakay Soto, AJ Edo at iba pa sa batang Gilas noon. Sa team ng KT Sonic Boom sa KBL, naglalaro ngayon itong si Dalph Panopio at ipinakita niya ang kanyang magandang laro sa team ng KT Sonic Boom ng KBL. Maganda pa rin ang kanyang 3-point shooting at mas nahasa pa nga sa USNCAA Division 1 itong si Dalph Panopio pagkatapos nitong maglaro sa batang Gilas at nagbabalik bilang isang pro dito sa KBL naman ngayon at sa team ng KT Sonic Boom. Maganda-ganda maging ang pag-atake ni Dalph Panopio sa loob ng paint, nakakalusot sa depensa ng kalaban at kung naging isa siya sa outstanding na player dito sa KBL ay posible at malamang maimbitahan ito sa pool ng Gilas para sa training at adjustment kapag may injury ang main 12 players ni Coach Tim Cohn. Ang tatlong players nga na ito ang ilan lamang sa grupo ng mga Filipino basketball players na naglalaro dito sa KBL na aabangan nga ng mga Filipino basketball fans. Kita natin last season na kaya ni SG Bilangel na maging isang main point guard, shooting guard ng kahit na ano pamang team dito sa KBL. Ngayon naman, Carl Tamayo, masusukat ang kanyang laro laban sa mga import at locals ng South Korea. Isang magandang oportunidad para ma-showcase niya ang kanyang talento at sa tingin natin, mabibigyan ng maganda-gandang playing time itong si Tamayo sa team ng LG Cykers ng KBL kumpara sa kanyang dating team na Ryokyo Golden Kings ng Japan B1 B-League. Dalph Panopio, isang comeback sa Asia para sa kanya ang paglalaro niya sa KBL at posible na maging daan ito kung maganda ang kanyang laro para mapansin nga rin siya ng Gilas at ang mga Filipino basketball fans.